warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito kamakailan nagsagawa ho ng press conference. Adyan ho sa Maynila at isa nga ho din sa mga umatin sa kasamaan ho natin sa profesyon si Kuyang Anthony regarding ho dun sa Land Bank of the Philippines. Ito ating makakausap si Ma'am Nanette Harino Lati. Siya ho yung president ng Land Bank of the Philippines Employees Association. Ha? Magandang hapon, Ma'am Nanette Lati. Magandang araw po. Magandang hapon po sa inyo, sir. Apo, at apo, ma'am, tayo napapakinggan po sa DZME 1530. At kumonsulta ba ang Land Bank dyan ho sa LBPEA Land Bank Employees Association para ho dun sa pagbuo ng compensation position classification system dun ho sa pay plan na ipinatutupad ng Land Bank, at anong position po ito, ma'am? Magandang hapon po at maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras, sir. Ngayon buo po ng 10,900 strong po na rank and file employees ang nananawagan. That's why we had the press conference po noong Biyernes po, kasama po ang ilang kasama natin sa media. Apa? Nananawagan kami. Bottom line, sir, ay hindi kami nakonsulta dito sa ginaganap na mangyayari po na compensation plan sa amin po. At ang amin pong top management ay makakatanggap ng 236% po, samantalang may mga rank and file po kami na almost 1% lang po, at malamang mas mababa pa po doon kasi may mga babawasin pa po. Apo, at dito po sa CPCS, at ilang porsyento lamang itinaaso ng saldo mga nasa rank and file kumpara ho doon sa mga opisyales? Sa amin po, sir, may 1%, may 0.67 sa top management po. 133% po hanggang 236%. Apo, at tama po ba kumbaga nagkaroon ho ng diminution dun ho sa inyong mga pasahod? Lalabas po ganun, sir, tsaka magkakaroon po ng wage distortion na tinatawag. Apo, at ano ho to, masasabi ba na hindi ito makatarungan dahil nga yung ibang mga nasa rank and file na decade po, kumbaga dun ho sa kanilang mga serbisyo? Opo, sir. Kung inyo pong marapater, nung pandemic po, lahat po ng aming empleyado pumapasok po, kailangan po 100%, lalo na yung nasa branches namin. At ang mga po ay nasa bahay lamang. Apa? Na nag-o-online lang. So, kasama pa po doon, sir, yung aming pong mga namatay na empleyado dahil po sa COVID. So, po, umingi po kami ng tulong. Kami naman po ang hihingi ng ayuda sa ating mga kasama na media at pati na rin po sa ating kasalukuyang Pangulo at sa incoming President-elect po na President Bongbong Marcos Jr. na sana po matugunan naman po itong aming kalagayan right now, kasi alam niyo naman po, lahat po kami ngayon, kami ang nagsiservisyo sa buong mamamayan po sa buong Pilipinas, sir. Apo, at sa tingin niyo, ma'am, magkano hinararapat ho na aumento doon ho sa mga sahod ng empleyado, lalo na ho doon sa ano, kumbaga matatagal na ho doon sa serbisyo, Ma'am Nanette? Actually po, si BCG po ang nagtalaga noon. Kanilang panawagan doon, kanilang frequently asked question na sana naman po ay makatarungan na even 26%. Apa? Pero hindi na nga po kami humingi ng ganun kataas ever . Ang gusto lang po namin, mapagbigyan ng halata yung aming pong mga pasahod right now, kasi sir, mukhang matagal na po ito .
nausugan na ungusan na po kami ng SSL 4 at SSL 5 ng national government. Samantalang kami po ay bangko. Apa? At ang aming pong kasalukuyang dapat mga kasama sa aming hanay ay mga taga-gobyerno rin like DBP po, GSIS, SS. Pero ang makikita naman po ng mga tao, wala po sa mga sinasahod nila ang aming mga basic salaries right now. And since wala pang authority yung iba, medyo magkakaroon din sila ng ganung problema yata sa amin. Apo, at ma'am, sa datos ng Land Bank of the Philippines Employers Association, ilang empleyado ho apektado ho dito sa yung pagpapatupad ho ng CPCS? Right now, sir, yung sa 900, kulang-kulang po sa 6,000 siguro, 4,000 ang porsyento na maapektuhan. Apo, at kayo po ba, ma'am, magpapail ho ng kaso sa top management to ng GCG? Sa ngayon po, sir, humihingi pa po kami ng panayam sa kanila na kanila po kami in-inform lang tanghali, makikipag-meeting, pero nakaset na po ang ating interview, kaya pinasabi ko po sa kanila, pwede po namin i-set sa ibang araw. Kami po naman ay bukas, sir. The most siguro po, sir, yung pag-profile ng kaso sa management. So hanggang kaya po namin siya hindi gawin, marapat po na pag-ayusin lang po ito, hindi naman na kailangan namin magkasuhan. Pero if really case, worst case scenario po, siguro marapat-dapat naman po siguro na pagtanggol namin yung aming hanay. Apo, at meron po bang inaasahan, kumbaga yung pagpupulong sakaling makausap nyo with the GCG? Yung pong inaasahan namin, sir, kasi ang panawagan po ng GCG dahil po sa kanilang pag-create ay irrationalize, ayusin po yung pag-aabuso ng ating mga ibang ahensya. Pero ang sa tingin po namin, ang nangyari po na pinapabilis namin ang papapirma ng CPCS ay yung mga rank and file pa po ang naungusan. Wala po sa aming tinanggap at masyado pong demoralisado. Example lang, sir. Ako po, 30 in service. Kung magkano po yung sahod ko ngayon at may papasok na bago, pareho po kami ng pasahod, lalpas. Apo, at anong hakbang naman po ginagawa ho ngayon ng land bank ko dyan para mapabilis na ho itong problema na to? Right now, sir, mag-i-implement na sila eh. Nag-advise na po sila sa amin, kaya po nagpapatawag sana ng meeting kanina. Na-inform na po kami na mai-implement na po ito. So ang aming hakbangin, if ever magpapareconsider, kailangan nila mag-implement. Pero ang tanong lang po namin, gano't katagal na uli? Kasi sir, medyo ng pangakong napako eh, simula pa po nung nakaupo pa po si former President Gloria, na sabi nung ayusin, aayusin. Nagkaroon ng ibang presidente, dumaan kay ERAP, kay Pinoy, dumaan kay President Duterte, medyo nahihina na po kami, sir. Apo, at, sa pangako. Hindi biro, kumbaga ilang administrasyon na ho nakalipas, eh hari naman sa pagpalit na ng administrasyon sa term ho ni BBM, eh kumbaga magkaroon ho tayo ng boses para mas makarating ho sa kalitong hinaing na to dito ho sa land bank po, ma'am. Opo. Hinihingi po kami actually ng schedule ng meeting sa opisina ng incoming president at ng president po na presidente pa rin. Hanggang sa huling sandali po, kami po ay humihingi pa rin ng tulong kung sino po ang makakatulong sa amin right now. Kasi po, ayaw na po namin na maapektuhan ang aming ahensya. Kaya bilang presidente po na namumuno ng 10,000 mahigit po na empleyado, ay gusto ko naman pong itaas po ang moral ng aming mga empleyado. Kasi po, sa totoo lang, sir, yung pinadinanas namin sa pandemic, sobra-sobra naman po, sir. Even yung pag-travel ng mga tao, tumatawid ang mga tao, magbayad lang ng 4 fees po sa mga kanayunan. Sumasakay po ng bangka. Di natin alam pag-uwi nila kung ano po yung mga madadala po nilang mga virus, lalo na po nung pandemic. So, siguro naman po, ang aming pong panawagan ay makatwira naman at hindi naman po kami humingi ng sobra-sobra. Apo, at kami mismo personal itong programang Target Owner, kumbaga tutulong ho kami sa pag-upo ho ng bagong administrasyon. Maiparating ho natin yung problema hinaing dyan ho sa land bank employee. Baka meron ho kayong mensahe, Mama Nanette, at gamitin nyo itong programa ho natin. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin, lalo po sa media, sa broadcast, sa print. Nagpapasalamat po kami, muli kami nananawagan na sana po dinggin naman po kami ng mga namumuno.
hindi lang po sa land bank, ang bumubuo po ng land bank lahat, kasama po ang HR namin, CSS, presidente, lahat po ng board of directors. Sana naman po matignan nyo kung ano po ang sasapitin ng rank and file. Hindi ko po maipaliwanag, sir, kung yung disparity, paano po ipapaliwanag sa mga tao namin, napakalaki po ng disparity ng sweldo yun at wala po matatanggap ang rank and file. Apo, at salamat po, Ma'am Nanette. Maraming salamat po, sir. Tuloy-tuloy po ang pagsiservisyo namin sa mga mamamayan kahit po nagkakaganto na ang nangyayari sa amin. Even the employees are low moral right now. We still continue to serve po. Apo, sa buong Pilipinas po, sir. Salamat po, Ma'am Nanette Lati. Rex Kayanong sa Target on Air. Yan ang tinig, mga kaibigan, ni Ma'am Nanette Lati, ang president po ng Land Bank of the Philippines, sa Employees Association. Mantaki niya, ilang administrasyon na binanggito si Madam GMA Arroyo. Nagpapalit-palit na ho ng administrasyon. Tila hindi ho napakinggan yung problema ho nila dyan ho sa Land Bank. Eh sana maging instrumento itong programa ho natin dun ho sa bagong administrasyon na bigyan ho ng pansin. Yung problema dyan ho sa Land Bank Employees Association. Ha? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Reaper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air.